Okay. Aning mga katnaang mga ito, naniyagami din sa mga taan sa Shikir and Services Commission, Region 10 Cagayan, Iloilo City, for on the behalf of the top management. Ating kahinabi karon si Mr. Neil Minard Gondi, the Information Officer, Security and Services Commission, Cagayan, Iloilo. Kumusta sir? Sir Neil, mayroong adlaw ka nimo. Kada po kita niyo na Sir Gordon o mayong dahil salamat po sa pag-mahindi sa mga kumaan sa CC para niya ito ang panalisbot madod sa isa ka. And ito nga na ito sa ito. Okay, I'll just go straight, no? Kaya kini mo rin busy rin ako ka. Doon ay advisory nga among nga dawat through or via social media nga ang Welcome Systems Incorporated diya sa siyudad sa Valencia na nag-circulate o nag-serve sila sa 1,000 people nga doon na information or advisory nga ipasunong sila tungkol kay ka na Ponzi scheme or pyramiding scheme. How will you react on this? Yes sir, so SEC mismo naka-issue ng advisory may pumunta ni Welcome sa Limited Incorporated nga primary address na sa Valencia City. So, kung naanap ay advisory, it means na nahumala o investigate si SEC o nakita na tayo mga suspicious nga activities with regard to investment taking. So, hindi pa na siya conclusion na illegal din sila or na closed din ang case, no? Pwede pa na sila ma-appeal sa SEC, pwede pa na sila magpahindot sa ilang alan o kuha nila pangalan sa advisory list. So, kaya ng advisory, igunan na siya ka warning no, sa public po, especially kung wala pa nag-invest, hindi siya, suspicious na hindi siya nag-edit. So, it doesn't follow na kung doon ang advisory, di na sila magka-operate pa tayo? Ah, yes sir. Ang ganang pag-stop of operations doon, dito pa nasa kato, CDO, no? Cease and desist order. So, if ma-issue na sila ang CDO, katulad na, revoke nila ang registration sa SEC, at the same time, we freeze nila mga accounts. Kung i-close nila ang entities ng mga outlets. Sir, Bill Condi, kung sa mga basihan ang nung maisyuan o cease and desist order? So, kaming mga nasa mga advisory list, napaka-hearing po sa mga handbank dito sa Manila, of course, if it persists dyan na sa kanakiti o wala din siya di-comply sa ina-pangayon ni SEC, so, di na siya mapapasirado. So, kaya yung advisory warning pa muna siya. So, pwede pa niya si Welcome mo appeal kay SEC o mo-ingon nga kami mo-undang na niya ng investment taking since hindi may part sa purpose o hindi may part sa legality mo padayon lang niya sa trading o pagpamaligya. Pero kung at the same time, mo gusto niya sila nung mo-solicit sila ng investment, mo-apply sila for the secondary license na ginag-issue po ni SEC, kaya legal na rin hindi allowed na sila mo solicit ang investment sa public. Oh, that would be a very good news, no, kay alarm ang mga tao sa Provincias Mequinon ito nag-invest ini or nag-appeal ni ini nga kitawag ko Welcome Systems Incorporated. Kaya kagaman na lipay ani ko, kaya nakatapang kaya sila ang life yun. So alarm mo sila tungkol sa advisory. At we are glad na hindi tayo kasabot nga undang na dahil sila tungkol kayo wala pa yung cease and desist order. Ah, yes sir. Pero pa na, hindi po natin sa legal no, mawala pa yung CDO or pa yung cease and desist order. Kay anytime soon, kung wala dyan yung compliant po si Welcome, maka-issue mo dito ang SEC o CDO. So, mag-close na lang. So, depende na kami sa management mismo no, sa Welcome. Kung masawa nila pag-comply o kung ma-comply pa sila or ma-appeal sila dito sa SEC para mahimlo lang pa. Asa na sila mag-clear ni Sir Neil? Dito ba sa regional office or sa central office? Yes sir, pwede na sa mga para kami ang move forward dito madapon sa ito ang EIPD or Enforcement and Investigations Department ang magkuhan, mag-process. Pwede po sila mudin so mismo kung na sila yung wanted to connections or kaila sa Manila, pwede na po nila dito dito forward na mag-sir. Pero mas advice na mudin sa sila sa mga crisis, kami man ang ilahang under sa jurisdiction. Nalipay ko ito yung dimension na secondary permit. So, kung nalang secondary permit ang Welcome,
regular na or giving allowable na ilang corporation? Yes, sir. Ganyan na itong mga corporations na secondary license. Mami silang allowing o kanina itong binapalit ng mga stocks, mga assets, or kanina itong postings. No? So, sila niya may mga secondary license. So, kung si Wellcoins, kung mo-apply siya, kung mo kanina secondary license, ito ang pan sa ilang application, ma-approve nila ang application, makita isa't na capable sila po, mag-provide na nila mga programs, no, ilang mga schemes na ay returns of investment na pagpagbilang ang porsyento. So, maalam sila po kung nana sila ito ang certificate niya, higa sa second. So, sa ato pa, kanilang mag-apply yung secondary license, subject for evaluation? Yes, sir. And kini siya, hindi siya alam ang issue sa extension offices sama sa Kabayador o dito rin siya sa Manila na sa head office. So far, doon naman tayo similar sa operations sa Wellcoins nga natagaan ng secondary license. Kana, hindi kayo po sure, sir. Pero almost similar na siguro na case katong very famous po no, before katong Joe Calz kung nakakumumana. Kung pagka sa so far sa mga nalibawa na nag-appeal lang sila. So sa ilang pag-appeal, i-commit sila ng insert, nag-init na sila mag-invest or mag-investment taking, no, mag-engage into investment taking. So i-tanggal na advisory na advisory. Same time, ipatayo sila operate. Pero marag kadugayan, i-valid mong sila sa investment taking upon further investigations. So huwag na issue with that mga system. So, by now, wala pagkita'y settler sa Wellcoins na pagdaan kung giving secondary permit. Yes, sir. Kaya naman mo secondary license, dito lang po siya sa Manila. So, dito na kaya mo, wala kaya may first-hand information kung saan mga nag-comply, kung saan mga nag-apply. Pero, mura, kung ano, sir, no, dira din siguro sila nakasakit sa akin kung nakuban kay, although di kayo familiar sa qualifications or sa mga ilang criteria o sa mga makakuha ni secondary license, pero number one din siguro ang kanila ang financial, kakuha ng financial aspect, kung makaya ba doon nila provide ang ilang promises. So, ng capital structure, tanawin doon ang niisay, kung naabad doon din siya ang mga kandidat, they compute na nila kung nani ka na ganyan tao, yung katawagan natin ng mga returns. Visibility niya. Yes. So far, wala pa nag-agi ang Wellcoins diri for some follow-up. There was a promise by Wellcoins na this month do February ilang i-justify mga isang clearance or whatever paper from SEC. Wala pa mag-word na ka-present sila karoon sa among ranger station. Wala pa sa sir. No, ang nakadamatan lang ng mga delivery complaints are mga investors niya na yung mga kabalakasan, no? Magpa-assist na sila kung sa balik status. Pero kung mismo sa management, wala lang sila. Kung sa mga ikinig yung punto na doon yung mga complaints, wala pa sila na bayari o kung sa mga issues? Katong mga naka-invest na kabalaka, kung mabawi pa ba kanila, kay per information sa nag-change na ilang account daw na cash out or na payout sa system. So, na yung mga delays or yan yung mga new system. So, dito na sila nakapalakag sugod. So, wala akong nakareceive out for now ng mga po ay ina-assist ko na ako. Especially kami mga... Nangapit na kapag kaano ngayon lang siya complaint? Sa physical job, sir, may presence na yan yung delay. Tumang siguro tulong. Mostly calls na may telephone. So, kung ba'y may wasat ang nagbiling inquiry through telephone? Yes, sir. In a day, siguro na yung 1-2. So, kailan po may gawa sa advisory. Salamat kayo sa panahon niyo mo, Sir Gil. Nalilipay niyong makabating sa sites sa Security Services Commission. We'd like to hear your last word, message to the people of Bukidno. Yes, so kailan po investors no, sa Bukidno na may Wellcoins. Unlimited Inc. Of course, let's be extra cautious na lang, extra careful sa komporta. Sa mga naka-invest na o sa mga wala pa naka-invest, ang pining advisory na kusan yung pangatuhod no, na nanatay notice gikan sa site no, na ay mga suspicious activities. So, atuhan ang pingan na comfortable ng investments
And if nahata itong plates, dili lang ang sakang pwede mo muatiman na kung tayo PNP na tayo NPI na pwede dapat mo entertain sa itong mga complaints kung mo sworn na for judicial affidavits, so pwede dapat mo sila consist. Pahabot lang sa inyo. Kining how long ma-issue ang cease and desist order just in case ang Wilcons wala din sila ilahang mga movements to legalize their operation? Kining wala tayo certain or fixed time no, sa pag-issue ng city okay. Dependent po ta dito sa NBank na sa Manila. Okay. Dependent din sila ha. Pagpasun po dyan ang investigations na ma-proof dyan na daad yung illegal investment taking sa Wilcons. No? So, kaya nandili ko katawag certain time, but usually mo dagan sa 1 to 2 months ang time frame, weekend sa advisory, then depende ko na siya sa karaga nun. So far, karoon ko na ako may 30 advisories no? Since January. So, advisory for Wilcons? I know, sir. Advisory siya tanang din, ay similar case kay Wilcons. Sir, how do you see it? I mean, between Kappa or getting Wilcons, I think it's very different. Can I have my goods? Well, yes, ang patong Kappa ng more on kung ano siya, capital, no? Based on investment and capital, hindi siya more na sila goods ngayon. As isupplement sila ang investment. But at the same time, where I want with sila kay, same nag-scheme na once nakag-recruit, nakag-dependent ka sa mga imuhang recruits. At the same time, ang imuhang actions is based lang sa pati mong capital ang i-invest. No? So kung mismo pagpamaligyan lang niya siya, like kung nasa dyan na ang establish ito, hindi lang siya mapawal, hindi lang siya malimong suspicious na fraudulent na investment rate. Thank you so much, Sir Neil. We hope and pray, no, na kung secondary license, ma-issue ko sa ila, kay actually in Bukidnon, na kung kayo nalipay ni ini, Wilcons System Incorporated. Thank you. Yes, salamat kayo. Thank you.